Denise Cornejo hiniling sa Taguig Court na bawiin ang bail ni Bong Navarro. Umapela ang modelong si Denise Cornejo sa korte ng Taguig City na bawiin ang piyansang ipinagkaloob para sa It Showtime host na si Bong Navarro. Hiniling niya sa korte ng Taguig na ibasura ang desisyon nitong magbigay ng piyansa kay Bong Navarro at panatilihing dinidinig ang kasong rape na isinampa nito laban sa aktor. Naghain si Denise Cornejo ng motion for reconsideration na may motion para hadlangan ng Taguig Regional Trial Court o RTC Branch 69 na pinamumunahan ni Judge Loralee Datahan. Base sa ulat, noong December 5, naglabas ng ruling ang Taguig RTC Branch 69 at ipinagkaloob kay Bong Navarro ang 1,000,000 na piyansa. Noong December 6 naman ay nakalaya siya sa Taguig City Jail Male Dormitory. Iginiit ni Denise Cornejo sa kanyang motion na nabigo si Bong Navarro na maghain ng formal na alok ng ebidensya. Ayon sa hinihiling ng kagalang-galang na hukuman, hindi isang beses, ngunit dalawang beses noong November 11 at November 18, 2022. Ayon sa pagkakabanggit, sinabi pa niya na nagkamali ang korte ng Taguig sa konklusyon na ang mga kontradiksyon sa mga affidavit at testimonya ng pribadong complainant ay masyadong makabuluhan para baliwalain. Hindi kailanman sinabi ni Denise na hindi siya ginahasa. Ayon sa apela ni Cornejo, nananatiling siyang tahimik dahil natatakot siya bilang isang rape victim. Natatakot siyang hindi na siya maaasahan ng kanyang pamilya at natatakot siyang lumaban sa isang higanteng tulad ni Bong Navarro. Dagdag pa ni Denise Cornejo sa kanyang motion, pinablatter lang niya ng attempted rape na nangyari noong January 22, 2014 dahil gusto niyang kumonsulta muna sa kanyang pamilya at natakot siya kung paano nila dadalahin ang balita at kung ano ang magiging epekto nito sa publiko.